Okay, welcome back again sa isa na namang How to Draw series. Mag-recap lang tayo dun sa dating tips natin na binigyan. Ito yung about dun sa pag-drawing yung lines, forms, and shapes. So dito, sa video na to is, ang gagawin natin is isa sa mga tools ng carpentry, ng carpenter, okay? So, ito yung hammer. So, makikita ninyo, anong pwedeng form na magagamit natin sa hammer? So, nag-create ako dito ng rectangular tool, isang arc, and isang straight line. So ilalagay ko yung link sa description ng video na to, yung mga hindi pa nakakapag napanood yung tips na binigay namin regarding sa line shape and forms. Okay? Kasi yun talaga ang pinaka foundation ng drawing, especially dun sa mga beginners. Kasi mahirap mag-drawing o mag-drawing sa isang hindi pa marunong mag-drawing pag hindi alam yung foundation o pinaka formula ng drawing. Okay, so ito ang gagamitin natin sa line, shape, and arc. Okay, so simula na tayo. Una, gagawa ko ng line. Okay, ano tong line? Ito yung guide para dun sa handle niya. Now, I'm going to create naman yung rectangular box. Ito yung sa head ng hammer. Okay. So, mapapansin niyo, nagre-repeat ako ng strokes. So, it doesn't really matter kung madumi yung drawing niyo. Kasi sketch lang 'to. So, it means na rough sketch. It means na ito yung mag-serve na guide mo para makuha mo yung pinaka-form ng object na dinodrawing ninyo. So, importante yun ano, na malaman mo kung ano yung dinodrawing mo, kailangan nasa isip mo yun. Kung paano mo ginagawa habang gumuguhit yung mga kamay mo, kailangan sa isip mo, tapos na siya. So, alam mo kaagad yung tools o yung technique na gagamitin mo para sa object na ginagawa mo. So, napapansin ninyo, hinahanap ko, kumbaga kinakapa ako ngayon, dito ngayon, gumagamit ako ngayon ng arc. Itong arc na to is, ito yung parang sa pangtanggal ng mga pako, diba, yung mga nail, na mali yung pagkalagay mo and mga tatanggalin mo siya. Ito yun. So anong ginamit ko dito na form, gamit ako dito ng line pero arc siya. Okay, so dito I use a circle naman, box muna, then ako siya ng circle. So okay na to sa guide na to, so papahabain na lang natin tong nose niya para magmukha talagang martilyo, ano? So actually iba-iba talaga yung martilyo, guys, eh. Diba? Iba-ibang klase yung martilyo. So try natin na maibigay sa inyo yung mga iba-ibang parts ng iba-ibang klase ng hammer yung ginagamit na sa woodworks. Okay. So ngayon nakikita nyo na, so zoom in, zoom out, ano yung tools na shortcut keys na gagamitin nyo sa pag zoom in and zoom out is a negative, control negative, and control positive na. So now I'm ready na, no? So ginagawa ko na ng detalye to. Kung napansin nyo kanina is nag-create ako ng isang layer ulit doon sa timeline para dito sa na separated para lang dito sa outline.
kailangan mo palang mag-separate ng layer para pag nagkamali ka man dun sa ginagawa mo, madali mong i-edit yun. Hindi na maa-apektuhan. Unlike nga pinaghalo-halo mo lahat ng detalye dun sa isang layer, once na nag-erase ka o kaya nagbago ka, may changes kang ginawa, madadamay nga ba kung baga mahihirapan ka. So, itong sinasabi ko na pagbago ng layers, I'm talking about dun sa sketch lang ha. Hindi ko binimin dito pag gumagawa ko ng animation is kailangan na pa-organize ka talaga. Ito, I'm talking about the sketch lang. Because ang topic natin for this video is how to draw. Okay, kaya yung binibigay ko sa inyo na tips ngayon is yung pag-drawing lang talaga. Okay. So ngayon nakikita nyo, binibigyan ko ng konting hatching ng guide. Simpleng guide lang. Simpleng line para lang makita na may volume yung object na dinodrawing natin, ano. So pag nag-erase kayo ng details sa ginagawa ninyo, Control Z lang, ano, undo. Nagkamali ko, is undo lang. So ayan, napapansin nyo, nagagawa ko ng mga simpleng line lang. Lagyan ko ng simpleng line. Okay. So mostly ito, kailangan natin dito sa handle is straight line na handle, no? So hindi ako gumagamit dito ng line para maging straight siya. It's all about freehand tool. Papansin nyo. So ngayon, hindi ako nag-adjust ng brush. Nandun siya sa pinakamanipis pa rin. Pero may tips akong binigay nito sa inyo dati pa na tungkol sa brush thickness. Naalala nyo yun? So, mag-recap na lang kayo doon. So, babalikan nyo yun, ano? Kung hindi pa nakakapanood. And yung hindi pa nakakapag-subscribe, yung mga bago pa lang sa channel na to na nagbisita, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-click nyo yung bell icon to notify you every time na mag-upload kami ng bagong video tutorials. Arts is may inform kayo. Ano, notify kayo. Okay. So ngayon dito, ngayon hindi ko to bibilisan na video na to ngayon kasi mas maganda na nakikita niyo yung pinaka-process. Yung speed, hindi niyo kailangan madaliin to kasi pag nag-aaral ka, so as much as possible ma-achieve mo yung nasa isip mo. So ngayon Control G para sa group. I-select mo muna ng selection tool yung object and Control G mo. The purpose ng Control G na parang kinocompile mo, nilalagay mo sa isang folder yung buong line. Pinasok mo yun, saka mo siya may edit. So ngayon i-adjust natin to kasi parang off proportion, ano? Masyadong manipis dun sa ano, pag makikita ninyo masyadong manipis dun, i-adjust lang natin to. So press lang yung Q kasi yun yung transform tool dito sa flash, ano? Yung refresh nyo yung Q. Okay, yan. Ayan. Ipo-proportion lang natin yung shape niya. Ayun, okay na to. Okay na to sa akin. Okay. So, maglagay tayo ng konting detalye pa. Double click nyo lang to, ano? Double click lang natin to. Papalikin muna natin. I-reposition lang. Reposition natin. Then, mag-add tayo ng details.
pasukin natin to. Okay. Tayo. Add tayo ng details dito sa handle. Okay. So, may ano, control positive. Ayan. Nagagay tayo ng details dyan. Labas tayo. Then, fit into window. Okay, yan na po. Nakatapos tayo ng isang tools. By the way, under description, meron akong nilagay na link. Check yung link na yun. Kung gusto nyo matuto ng paggawa ng mga furniture, mga woodworks na para sa bahay ninyo, hindi nyo na pwedeng ipagawa. And paggawa pa sa carpenter, plus mas expensive yun. So pwede nyo pag-aralan and check nyo yung link sa description box and try nyo yung product, okay? So I see you on the next video. If you're new to our channel, don't forget to subscribe. Please click the bell icon to notify you every time we uploaded new videos. If you find this video helpful, please do share it and leave comments. Just say, I subscribe.